For today's mini vlog nga, ay samahan nyo nga ako ngayong araw. May lakad nga pala ako dahil may aasikasuhin ako ngayon. Medyo tanghali na nga ako dahil anong oras na nga rin ako nakaalis sa bahay. Fast forward, nakapagbiyahe na nga ako at nandito na nga ako ngayon sa terminal ng mga bus. At habang nabiyahe nga kami ay lumapit na nga yung konduktor. Inabot na nga sa akin yung ticket. Grabe, nagulat nga ako. Ang mahal na nga ng pamasahe ngayon. Pero wala nga tayong magagawa doon dahil lahat na ngayon ay nagmamahal na. Ikaw na nga lang yung hindi minamahal. Huy, char. Nang maabot na nga sa akin yung ticket ay nagbayad na nga rin kaagad ako. At habang nasa biyahe nga kami ay sobrang inaantok ako. Nang mga time na nga yan ay makakatulog na ako kaya naman napapikit na nga rin ako ng mga oras na yan. And fast forward, after 500 years ay nakarating na nga rin kami dito sa May Pasay. Grabe, inabot na nga kami ng traffic ng mga oras na yan. Tanghali na rin kasi. Dapat talaga kapag magbabiyahe ng malayo, maaga talaga naalis sa bahay. Di kasi ako ginising ni Jelix mapagmahal yan, tuloy na tanghali ako ng alis sa bahay. Solo nga lang pala akong pumunta dito. May pasok nga rin pala si Jelix mapagmahal. May pasok nga rin yung mga anak ko sa school. Kaya naman for today's mini vlog ay solo nga lang muna tayo dito sa video na to. And fast forward, bababa na nga ako ng bus dyan. Dito na nga ako bababa kasi kapag doon pa ako sa kabila bumaba ay mapapalayo nga ako. Pagkababa ko nga dyan ng bus ay naghanap nga rin ako na mabibilhan ng pagkain. Medyo nagugutom na rin kasi ako ng mga time na yan. Sakto nga habang naglalakad ako dun sa mga nakaparada na jeep ay nakita ko nga tong Julie's Bake Shop. Bumili nga lang ako dyan ng ensaymada at ng mineral water. Nung mga time na nabili nga ako dun sa Julie's Bake Shop, akala ko nga napindot ko yung video, yung pala ay hindi. Pagkabili ko nga doon ng tinapay, ikinain ko na nga rin agad doon. Hindi nga muna ako sumakay ng jeep kasi kapag doon ako kumain sa jeep, Diyos ko, baka mag-alog-alog yung mga pagkain ko, lalo na kapag nainom ako ng tubig. Nung matapos ko nga kainin yung ensaymada at nakainom na nga rin ako ng tubig, sumakay na nga agad ako dito sa jeep na nakaparada. Pagkasakay ko nga ng jeep dyan ay nagbayad na nga rin kaagad ako. Hindi na nga ako masyado nakapag-video doon kasi napakasikip nga dito sa loob ng jeep. At habang nasa biyahe nga kami, grabe, inabot na nga ako ng traffic. And fast forward, nandito na nga ako sa pupuntahan ko. Pero hindi pa nga ito yung pinakapupuntahan ko. Naglakad nga muna ako papunta dito kasi may nakita nga akong photo booth. Magpipicture nga sana ako kaso naalala ko solo nga lang pala ako ngayon. Ang dami rin pala mga nakatambay dito sa park na to. Mas maganda sanang tumambay doon kapag gabi kasi marami din mga pailaw. Kaso hindi nga rin ako pwedeng abutin ng gabi dito kasi malayo pa nga yung babayain ko. Pagkatapos ko nga umupo doon saglit ay umalis na nga rin kaagad ako. Naglakad na nga rin ako dito sa may underground. Ito nga pala yung shortcut papunta doon sa pupuntahan ko kaya naman naglakad na nga rin ako. Marami din nga pala akong kasabay maglakad dito at kung mapapansin nyo, maliwanag din dito sa may baba. And fast forward, nakalabas na nga ako dito sa may underground at nandito na nga ako ngayon sa Intramuros. Naglakad na nga rin ako dyan paloob at nandito na nga ako ngayon sa pupuntahan ko. Inasikaso ko nga lang to saglit at umalis nga rin kaagad ako. Pagkaalis ko nga dun sa inaasikaso ko ay pumunta nga ako dito sa may likod. Nandito nga pala yung Manila Cathedral. Naglakad na nga ako papunta dito. Marami din palang mga bakasyonista dito. Halos ang mga nakikita ko nga dito, mga foreigner. Marami nga palang tao ngayon. Nakita ko nga may mga field trip kasi mga estudyante yung mga nakikita ko tapos ang dami mga bus. Hindi na nga ako nakapag-video doon sa Manila Cathedral. Grabe, napakadami kasing estudyante. Ayoko na nga rin sumingit pa. Alam nyo ba, every time na pupunta nga ako dito sa Intramuros, parang akong binalik sa unang panahon. Tapos hanggang ngayon, may mga kalesa pa nga rin dito. Marami din kasi mga pasyalan dito kaya marami din mga nadayo. Dito mo rin kasi makikita yung Fort Santiago, Baluarte de San Diego, tapos Manila Cathedral. Marami din mga sinauna dito, kaya naman magandang puntahan to. Habang naglalakad-lakad niya ako dyan, nag-setup nga ako ng camera ko. Magbibideo sana ako ng sarili ko habang nababa dito sa hagdan. Solo nga lang ako ng mga time na yan, kaso nung nakababa ako, may nakita akong parating na maraming tao. Isang pamilya nga silang namamasyal, kaya naman karipas ang akyat ko uli. At dahil nasira na nga yung moment ko, abay naglakad-lakad na nga ako uli. Pagkatapos ko nga maglakad-lakad dun sa taas ay bumaba na nga rin kaagad ako. Tapos may nakita nga ako dito. Akala ko nga kung ano yung mga nakadisplay dito kaya naman nilapitan ko. Grabe, namangha nga ako ng pagkalapit ko. Nakita ko nga dito yung mga naging presidente ng Pilipinas. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, L.P. Jokerino, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, at syempre si Rodrigo Duterte. Grabe no, napakadami na nga naging presidente ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, hindi ko nga sila sa ulo.
Anyways, ikaw, sino bang mga naabutan mong presidente ng Pilipinas? Ako kasi yung natatandaan ko, si dating Pangulo Joseph Estrada. Wow! At ayan lang muna for today's mini vlog. Continuous ko na nga lang kung saan pa nga ako nakapunta ng mga araw na yan. Abangan nyo nga yung part 2 ng mini vlog ko. Medyo mahaba kasi yung video, kaya naman hinati ko. Thank you for watching. See you on part 2. Bye!